ibabahagi kong kwento ay karanasan ko mismo kasama na ng aking mga kaibigan. Nangyari ito nang maisipan naming magbakasyon sa probinsya ng isa naming kabarkada. Lima kaming lahat sa grupo. Mga magkakaibigan kami mula pa noong high school. Minsan, nag-usap-usap kami kung saan namin po pwedeng gugulin yung aming bakasyon. At napagkasunduan namin na magpunta sa probinsya dahil mas malayo ang sa kanila at ang kanilang probinsya ang tawid-dagat kumpara sa amin. Kaya iyon ang aming pinili. Masaya ang naging biyahe namin. Excited kaming lahat dahil sa kakaibang adventure na aming gagawin. Nasa barko pa lang kami ay mayroon na kaming mga nakilala na mga taga-roon sa probinsya. Mababait naman sila at niyayapa nga nila kaming pumasyal sa kanila. Kung kaya hindi naman naging boring yung aming biyahe. Masayang-masaya kaming magkakaibigan. Sabi ni Jerwin, matagal na rin siyang hindi nakapagpakasyon sa kanila. Ang huling uwi niya ay nang mamatay ang kanyang lola. Pero wala naman daw kaming dapat na ipag-alala dahil natatandaan naman niya ang lugar at hindi kami maliligaw. At tama nga siya dahil madali lang naman talagang matuntun. Pagkat isang mahabang kalsada lang ang nag-uugnay sa lahat ng mga bayan. At ang daan naman papasok papunta sa mismong bahay na aming tutuluyan ay iisa lang rin. At halos lahat ng bahay na aming madaanan ay kamag-anak nila. At kung hindi man, ay siguradong nakikilala naman ang kanilang pamilya. Kaya hindi kami nahirapang makarating sa bahay ng lolo niya. Pero malayo ang nilakad namin at puro papaakyat. Yun yung unang pagkakataon na nakaranas kami ng ganong kahabang lakaran. Nang dumating nga kami sa bahay ng lolo niya, ay talaga namang basang-basa ang mga suot naming damit. Gulat na gulat ang lolo at tiyuhin niya nang makita kami. Dahil hindi talaga nila inaasahan yung pagdating ni Jerwin. Ipinakilala niya kami sa lolo at tiyuhin niya. Pero may isang bagay na ikinatuwa talaga namin. At iyon ay yung pag-inom nila ng tuba. Naabutan namin silang umiinom ng tuba sa katanghalian tapat. At ang pulutan nila ay humahabang isda na kulay green ng tinik. At syempre, hindi sila pumayag na hindi namin sila saluhan. Kaya sa unang pagkakataon ay nakatikim kami ng tuba. At talaga namang nasarapan kami. Nag-aagaw ang tamis at asim ng inumin na yon. Pero ang hindi namin alam ay yung masamang epekto pala noon. Na kapag hindi ka pala sanay tulad namin na unang beses palang iinom, ay masisira pala talaga ang tiyan. At yun nga ang nangyari sa amin. At may isang bagay na ikinagulat namin na talagang bago para sa amin. At iyon ay tungkol sa pagdumi pagkat walang palikuran. Malaya ka kung saan mo gusto. Pero syempre, basta malayo lang sa bahay. Doon sa lugar na hindi pinupuntahan at malayo din sa daanan. Kaya natuwa talaga kaming magkakaibigan dahil bagong karanasan iyon para sa amin. Nagsasalit-salitan kami na nawawala sa inuman at paniantawan ng tiyuhin at lolo ni Jerwin. Pero dito na rin nagsimula yung sinasabi kong nakakatakot na nangyari sa amin. Sa kalagitnaan kasi ng aming pag-iinuman ay biglang nadaanan ang tungkol sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin habang naroon sa kanilang probinsya.
kailangan daw naming sundin lahat ng sasabihin nila kung gusto pa naming makabalik ng Maynila ng ligtas. At dito na rin nila binanggit ang tungkol sa mga aswang. Nanatawa talaga kami kahit pa pinipilit naming pigilan. Pagkat hindi talaga kami noon naniniwala sa mga ganitong bagay. Nang isip ko pa nga noon ay ginugood time lang kami ng lolo at tsuy ni Jerwin. Kaya nasabi ko pa nga na hindi umipekto yung ginagawa nilang pananakot sa amin. Salit kasi na matakot kami ay kabaliktaran yung aming naging reaksyon. Pero bigla silang sumeryoso at sinabing hindi sila nagbibiro. At napansin nga namin na medyo nagalit pa yung lolo ni Jerwin. Hindi raw namin alam yung aming mga pinagsasabi. Ayaw raw niyang maranasan namin kung ano yung kanyang pinagdaanan. Kaya wag daw namin gawing biro ang tungkol sa bagay na yon. Dahil hindi raw marunong magbiro ang mga aswang. Maigpit nilang ibinilin sa amin na wag kaming basta-bastang magtitiwala sa mga taong aming makakasalamuha. Huwag rin daw kaming tatanggap ng kahit na ano mula sa kanila. At higit sa lahat, iwasan namin magpagabi sa labas. Dapat raw, pagkagat ng dilim, ay nasa loob na kami ng bahay. Sumang-ayon naman kaming lahat sa mga ibinili nila sa amin. Kinagabihan, mga bandang alas 8 pasado, ay gising pa rin kaming magkakaibigan. Habang yung lolo at tsuy ni Jerwin ay mga tulog na at naghihilip pa. Napakasimple ng buhay doon sa kanila. Walang kuryente at malayo sa kabyasnan. Pero maaliwalas at sariwang talaga ang hangin. Bagay na nagustuhan namin. Naninigarilyo kami magkakaibigan habang pinag-uusapan yung tungkol sa mga binanggit ng kanyang lolo. Nung una ay hindi talaga kami sang-ayon pero nung huli ay napagkasunduan naming sundin na lang. Total naman ay wala namang mawawala sa amin. Matapos iyon ay nagpasya na rin kaming matulog. Habang nakahiga ako at hindi pa dalawin ng antok ay bigla ako may narinig na kaluskos. Parang mayroong nagkukutkot. Di ko alam kung anong kinukutkot at kung ano ang gumagawa noon. Pero nakakairita talaga yung tunog na yon. Kung kaya napabalikwas ako at tinanap ko kung saan nagmumula yung tunog. Isang lampara na lang ang nakasindi noong mga oras na iyon. Kung kaya limitado lamang yung naabot na liwanag. At para makita ko kung saan talaga yun ang gagaling, ay napaupo na ako. Sa may bandang paanan namin ay mayroon akong napansin. May nakita akong puwang. Bale ang isang kawayan ng sahig. Kinuha ko sa pinagpapatungan yung lampara at aking itinapat dun sa butas na parte ng sahig. Dahil dun nagmumula yung tunog. Dahan-dahan kong inilapit yung ilaw doon. At nakita ko ang isang malaking daga na mabilis namang tumakbo ng tamaan ng liwanag. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Daga lang pala, sabi ko pa sa aking sarili. Pero nang ibabalik ko na sa dating pinagpapatungan yung lampara ay biglang may sumilip doon na isang nilalang na masasabi kong may kalakihan ang mga mata kumpara sa karaniwang tao. Malaki din ang bibig noon na may masinsing mga ngipin at mamasa-masa ang balat ng kanyang mukha. Na kung ilalarawang ko pa iyon ay para bang pinunasan ng binating itlog. Bigla lang iyong sumilip at pagkatapos ay agading nawala. Kung kaya napaatras akong bigla
at aking ginising yung mga kaibigan ko. Pero sa halip na paniwalaan nila ako, ay puro kantsaw pa ang inaabot ko sa kanila. Lasing lang daw ako at nadala sa mga kwentong narinig ko mula sa lolo ni Jerwin. Kaya para hindi na humaba pa yung usapan, ay pinabayaan ko na lang sila. At hindi na ako nagpumilit pa na kanila akong paniwalaan. Pero hindi na ako bumalik sa pagkakaiga. Naupo na lang ako na nakasandal sa may dingding. Halos hindi na ako nakatulog pa ng gabing iyon. Dahil tuwing ipipikit ko yung aking mga mata, ay nakikita ko yung mukha nung nilalang na yon. Kinabukasan ay hindi ako kumikibo. Ayoko rin pag-usapan pa yung tungkol sa nakita ko nung nagdaang gabi. Dahil siguradong kakantsawan lang nila ako. Kahit kinukulit nila ako para pag-usapan yon, ay ako na mismong umiiwas at lumalayo. Nakatakda kaming magpunta noon sa bayan nung araw na yon para mamili ng aming mga kailangan. Habang yung lolo at tsuy naman ni Jerry ay nagbenta daw ng baboy. Pero nung nagising ako ay wala na sila. Malayo ang nilakad namin pabalik sa kalsada bago sumakay ng jeep papunta sa bayan. Nung nasa bayan na kami ay napansin ko na pinagtitinginan kami ng mga taong naroon dahil na rin siguro sa ayos namin na marahil ay nahalata nila na kami ay mga bakasyonista at hindi taga roon sa lugar. At dahil na rin siguro sa lakas ng boses ng mga kasama ko na nag-uusap habang naglalakad. Hanggang sa bigla na lang may nakabanggaan na isang dalaga yung isa naming kaibigan na nabitawan talaga nito halos lahat ng kanyang mga pinamili at sumabog iyon sa simento. Nagmamadali naming tinulungan yung babae upang damputin yung kanyang mga pinamili. Maya-maya ay marami na kami nagtutulong-tulong na dumadampot. Dumating na rin kasi yung mga kasama ng babae. Parehang paghingi namin ng paumanin sa kanila. Hanggang sa sinamantala na ni Jerwin yung pagkakataon na kilalani yung mga babae. Hindi naman nila kami inahiya at nakipagkilala sila sa amin at nakipagkamay pa nga. Hanggang sa bigla na lang nagyaya si Jun na kumain at kanyang niyaya yung mga babae. Nahiya naman ang mga ito at tumanggi. Pero nagpumilit kami at nung huli nga ay napapayag din namin sila. At naghanap kami ng karinderya na makakainan. Habang kumakain ay nagkwentuhan kami. Hanggang sa ipagmalaki nila sa amin yung kanilang lugar. Mayroon daw magandang paliguan na malapit sa kanila. At baka gusto namin pasyalan kahit sandali. At tamang-tama umano dahil binyag ng kanilang pamangkin. At mayroong idinaraos na kasiyahan. Mayroon daw handaan sa kanila. Natuwa naman kami sa kanilang pag-aanyaya sa amin. At nagdesisyon kaming sumama sa kanila. Kaya matapos naming maubos yung halo-halo na binili namin para sa dessert, ay tinapos na namin yung ginagawa naming pamimili at sumama na nga kami sa kanila. Tricycle lang ang sinakya namin mula sa bayan papunta sa kanilang lugar. Kaya kampante kami at naniwala sa kanilang sinabi na malapit lang. Pero parang mas malayo pa pala yung lugar nila mula sa bayan kumpara sa bahay ng lolo ni Jerwin. At kaya pala walang bumabiyahing jeep doon sa kanila ay dahil hindi kakayanin pagkat makitid ang daan. Pero ayos lang naman sa amin yon dahil masaya yung naging biyahe namin
Masarap din sila kasing kasama at kausap. At ang totoo ay magaganda sila. Kung kaya, nakakawili talaga silang kasama. Nang uminto ang tricycle, ay doon pa lang namin namalayan na napapaligiran na kami ng mga malalagong halaman at matataas na mga puno. Na kung titingnan, ay medyo nakakatakot. Pero yun naman yung mga gusto namin. Mga bagay na hindi namin palaging nakikita. At masasabi kong natangay na kami sa kasiyahan dahil sa mga bago naming nakilalang mga babae. Mga ilang daang metro din ang nilakad namin bago namin narating yung mismong lugar nila. At nang malapit na kami, ay napansin na kami ng mga tao at natuon kaagad ang kanilang paningin sa amin. Sinabihan naman kami ng mga kasama naming babae na huwag kaming mailang dahil ganun lang daw talaga yung mga tao sa kanila. Bihira daw kasing makisalamuha ang mga ito. Bihira daw kasing bumaba ng bayan ang mga ito. Kung kaya, parang naging ignorante na pagdating sa tao. Kaya kapag nakakakita ng ibang mukha, ay ganon ang kanilang nagiging reaksyon. Hanggang sa may sumalubong sa amin at kanila kaming ipinakilala. Mga magulang pala nila at mga kapatid. At doon pa lang namin nalaman na magkakapatid pala lahat yung mga babaeng nakilala namin sa bayan. At marami sila. Dahil nakilala pa namin ang iba nilang mga kapatid. Sabi pa nila, mga kamag-anak din nilang lahat nang naroon. Pinapasok nila kami sa kanilang bahay at hinainan pa ng makakain. Lumapit din sa amin ang tatay niya. At may dala na itong isang pitchel na tuba. Simple lang yung handaan nila para nga lang karaniwang tanghalian sa Maynila. Kung akin iyong ikukumpara. Pero hindi yun ang naging kapansin-pansin para sa amin, kundi yung mga tao na nasa paligid. Dahil nagkukumpulan sila kung saan kami naroon. Nakikita namin yung mga tao na nakaabang sa kanilang pinto at gayon din maging sa may bintana. Kaya medyo nakakailang talaga. Tinabihan naman kami ng magkakapatid at panay ang pagpapaalaala sa amin na huwag kami mag-alala dahil silang bahala. Kaya doon na kami nagsimulang makaramdam ng takot. At nang mapansin iyon ng tatay nila, ay bigla itong nagpasikat at nagpalabas sa amin. Mayroon daw siyang ipapakita. Maya-maya ay nakita na lang namin na may hawak na itong dalawang manika na yari sa manipis na karton. At kanya iyong binulungan. At bigla niya iyong ipinatong sa may lamesa. Nakita naming lahat na tumayo ang mga iyon na mag-isa. At namangha talaga kami ng kanya iyong pasayawin sa kumpas lamang ng kanyang mga daliri. Ginawa niya iyon sa mismo naming harapan. Kaya inilapit pa nga namin ang aming mga mukha at kinapa kung mayroon iyong tali sa palipot. Pero wala talaga kaming nakita at nahawakan. Doon lang kami nakakita na magkakaibigan ng ganon. Kaya biglang nawala yung takot namin. Naaramdaman din namin na mabait yung mga magulang at kapatid nila Ana. Yung isang pitchel na aming iniinom ay nadagdagan ng nadagdagan. Naaramdaman kong medyo nanghihina na ang tuhod ko sa dami ng aking nainom at malakas na rin ang aking loob. Pero naroon pa rin naman yung kaunting hiya. Ngunit bigla akong naalaala yung aking nakita. At sa kagustuhan kong patunayan na totoo yung mga sinasabi ko sa aking mga kaibigan, ay bigla akong naitanong sa tatay nila Ana kung ano yung nakita ko. At biglang tumahimik ang lahat nang kanilang marinig ang sinabi ko.
Pilit naman akong pinipigilan ng mga kasama ko pero ipinagpatuloy ko pa rin. Nagkatinginan yung mga tao sa isa't isa na para bang silang lahat ay nabigla. Pagkat hindi talaga nila iyon inaasahan. Hanggang sa nagsalita ng muli ang kanilang ama at sinabing iyon ay isang uri ng aswang na maaaring mamana at pwede rin namang makuha sa pamamagitan ng hawa. Bigla akong tinitigan ng mga kaibigan ko nang maramdaman nilang magtatanong muli ako. Kanila akong pinigilan pero dala na rin siguro ng aking nainom ay hindi ko sila pinansin at itinanong ko pa rin yung gusto kong malaman. Tinanong ko kung may aswang ba sa kanilang lahat na naroon. Tinangkapa sana ng mga kaibigan ko natakpan ang aking bibig pero huli na, nasabi ko na. At bigla na lang silang umangil at napayuko ng bagya. Kung kaya, nagsiksikan kami magkakaibigan sa isang sulok. Naisip ko talaga noong mga oras na iyon na iyon na ang katapusan naming magkakaibigan. Napatingin ako kanila Ana at maging sila ay mga nakaangil. Dahan-dahan silang lumapit sa amin. At nang nasa harapan na namin sila na kanila na kaming napapalibutan, ay bigla silang nagtawanan. Tuwang-tuwa daw sila sa itsura namin. Na umaarte lang pala ang mga ito. Dahil kilala pala talaga yung lugar nila na pinaniniwala ang lugar ng aswang ng mga tao doon sa kanilang probinsya. Pero hindi naman pala totoo. Kung kaya, sa tuwing may mga taong nagsasabi ng ganun sa kanila, ay kanila na lamang itong sinasakyan. Maluha-luha na kami sa takot ng mga sandaling iyon, habang sila naman ay maluha-luha sa katatawa. Sa takot namin magkakaibigan na bumalik doon kanila Jerwin, dahil nga sa aswang pala yung aking nakita, ay minabuti naming humingi ng tulong sa kanila. At hindi namin akalaing ganun pala sila kabait, dahil pumayag sila na kami ay samahan. Kaya kinabukasan din ay sinamahan nila kami sa bahay ng lolo ni Jerwin. Pero habang nasa biyahe kami, ay mayroong ipinagtapat sa akin si Jerwin. Wala daw ang lolo niya sa higaan nung gabing nakita ko yung nilalang. Kaya hinala niya ay ito yung aswang. Sinisip ko siya kung bakit noon lang niya sinabi. Naisip ko kasi na paano na lang kung biglang magkagulo, sabi ko. Maya-maya ay narinig kong biglang nagsalita yung tatay nila Ana. Narinig pala nitong lahat ng pinag-uusapan namin ni Jerwin. Isiniguro niya sa amin na walang mangyayaring masama. Kung kaya, wag na raw kaming mag-alala pa. Pagdating namin doon, ay naabutan namin ang lolo ni Jerwin na mag-isang umiinom ng tuba. Medyo natakot kami at nabahala. Pero mabilis iyong napansin ng lolo niya. Bumati naman ang tatay nila Ana sa lolo ni Jerwin at nagpaalam kung maaari siyang pumasok. Nagkamayan pa sila at masaya nagkamustahan. Maya-maya ay nakita naming biglang nagyakap ang dalawa. Nagulat kami dahil sila pala ay magkakilala. Magkasama pala sila sa kanilang samahan at isa sa kinikilala ang lolo ni Jerwin. Biglang sinabi ng lolo niya na hindi daw siya ang aswang kung iyon umano ang aming iniisip. Dahil ang aswang ay yung tsuhi ni Jerwin. Kanya daw itong nadiskubre nung nagdaang gabi ng pagtangkaan kami. Kaya kanya itong pinigilan at dinala sa kanyang kumpare para magamot. Doon ko naalaala at naisip na kaya pala para iyong biglang hinablot na matapos sumilip ay bigla na lang rin nawala. Dahil doon
ay napanatag na kami. At bumalik kami sa lugar nila Ana ng sumunod na araw upang maligo sa sinasabi nilang talon. Nangyari po ito sa probinsya ng kaibigan namin. Napagkasunduan po kasi namin noon na magbakasyon sa probinsya nila. At dahil sa hindi naman po tawid dagat, kung kaya, pinayagan kaming lahat ng aming mga magulang. Bali lima kaming lahat noon na magkakaibigang nagpunta sa probinsya nila. Excited ang bawat isa. Dahil halos lahat kami ay iyon yung unang pagkakataon na makakarating sa malayong lugar. Pero ang hindi namin alam ay doon rin pala namin mararanasan ang isang nakakatakot na pangyayari sa aming buhay. Masaya kaming dumating doon sa bahay ni Arnel. Mababait ang pamilya niya. Asikasong-asikaso nga nila kaming lahat. At natuwa talaga sila sa aming pagdating. Walang anumang problema. Nagumpisa lang ang kalbaryo namin ang dumating ang isa sa mga kababata ni Arnel na si Krista. Maganda at may maamong mukha si Krista, na yun talaga ang una mong mapapansin sa kanya. Hindi ko rin maipaliwanag, pero basta may kakaiba talaga sa kanya. Naika nga eh, pansinin talaga siya. Nang nalaman niyang umuwi si Arnel, ay nagpunta kasi kagad ito. Pangakala pa nga namin nung una ay girlfriend ito ni Arnel. Ipinakilala niya kami kay Krista isa-isa. At maging yung iba naming kaibigang lalaki, ay napansin talaga ang kakaibang ganda ng dalaga. May kasama rin kami noong isang babae, si Jane, na kasintahan naman ni Paul. At ang isa pa naming kasama ay si Nikki. Magiliw na nakipagkwentuhan sa amin noon si Krista. Madali namin siyang nakapalagayang loob. Pero si Arnel ay parang hindi masaya na naroon ang kababata niya. Isang bagay na talagang hindi nakalampas sa akin. Kaya nagtaka ako kung bakit. Kaya patuloy ako nakiramdam. Gusto ko kasing malaman kung bakit parang malamig ang pakikitungo ni Arnel kay Krista. Hanggang sa magyaya si Krista na magpunta naman raw kami sa kanila. Mag-aalas 4 na noon ng hapon. Kaming lahat na magkakaibigan ay natuwa sa panyayang iyon ni Krista maliban kay Arnel. Talagang panay ang pagdadahilan nito at napakas ko pagad ang takot sa kanya. Kung ano-ano na lang ang ibinibigay nitong dahilan kay Krista, kesyo pagod at magpapahinga. Ang isa pa niyang idinahilan ay marami pa rin kaming gagawin. Nung uli ay wala na rin nagawa pa si Krista, kundi ang magpaalam na lang at umuwing mag-isa. Pero nangako itong babalik sa kinabukasan. Kaya nakita kong natuwa si Nikki at Paul, at pati na rin ako, dahil makikita pa namin siyang muli. Pero si Arnel ay tahimik lamang at walang naging reaksyon sa sinabing iyon ni Krista. Nang makaalis na si Krista, ay pasimple kong nilapitan si Arnel at tinanong kung anong dahilan kung bakit ganun ang naging pakikitungo niya sa kababata. Sinabi niya sa akin na mahirap daw ipaliwanag, baka hindi ko lang rin siya maunawaan at baka raw pagtawanan ko pa siya.
Kaya mas lalo naman akong nagtaka. Kaya naging mas makulit pa ako at sinabi kong ako ay kanyang subukan. At nagkwento na siya sa akin. Sabi niya, nung mga bata pa sila ay nagkaroon siya ng hindi magandang karanasan doon mismo sa bahay nila Krista. Naglalaro sila noon ng kanilang mga kaibigan ng taguan. Nang di sinasadyang makita niya ang nanay ni Krista sa likod ng kanilang bahay na nagpapahid ng langis at walang anumang suot na damit. Dahil sa kanyang pagtataka ay nanatili pa raw siya ng ilang sandali doon sa kanyang pinagkukuplian. At kitang kita niya na nagtayo ang bigla ang mga buhok nito at nagbago ng anyo ang nanay ni Krista. Sa sobrang takot ay mabilis na siyang nagtatakbong pauwi sa kanila. Tinanong kong muli si Ernel kung bakit maayos naman ang pakikitungo ng mga magulang niya kay Krista kung totoong may lahi palang aswang mga ito. Matipid na sumagot si Ernel at sinabi sa akin, wala kasi siyang pinagsabihan na kahit sino tungkol doon. At bigla itong napatungo at natalikuran na sana ako nang bigla kaming nagulat kapwa ni Ernel nang sabay-sabay na sumigaw sila Nikki. Kanina pa pala sila nakikinig sa aming dalawa at sunod-sunod na pambubuska ang inabot ni Ernel sa mga ito. Mabilis kong nahalata na hindi sila naniniwala sa mga sinabi ni Ernel. Katunayan ay gusto pa nga nilang magpunta kami sa bahay ni Krista noong mismong oras ding iyon. At nagbigay pa sila ng hamon na ang gusto talaga nilang mangyari ay patunayang hindi totoo ang aswang. At marahil daw ay bunga lamang iyon ng malikot na imahinasyon ni Ernel bilang bata. Pero seryosong sumagot si Ernel at sinabing totoo ang kanyang mga ipinagtapat sa akin, na totoong may laing aswang sila Krista pero ayaw pa rin talaga nilang tumigil. Na sinabi pa nilang sa tanda na raw naming iyon ay naniniwala pa kami sa mga aswang. Nanahalata yata nila na panig ako kay Ernel, kung kaya pati ako ay kanila na rin itinamay. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Ernel at sinabing pupunta kaming lahat sa bahay nila Krista kinabukasan. Naramdaman kong parang napikon na talaga ito. Pero bago pa niya kami tuluyang tinalikuran ay sinabi niyang hindi raw siya nagkulang ng paalala sa amin. Kapag may mangyari daw sa aming masama ay wala na dapat sisihin kundi kami rin mismo. Nakakainsulto namang sumagot si Nikki at sinabi ang mga katagang, yes boss, malinaw po ang lahat. At natatawa pa ito nang sabihin niyang pikon daw si Ernel. Kaya napailing na lamang ako. Kinabukasan ay walang kibo si Ernel, habang sila Nikki at Paul naman ay wala pa rin tigil. At ipinagpipilitang talaga na hindi totoo ang mga aswang. Pangaasar pa ni Paul para daw kaming nanay niya. Nakapag sinasaway siya ay aswang ang laging ginagamit na panakot. Pero ang hindi nila alam, noong nagdaang gabi na iyon ay may naramdaman na ako at masama ang aking kutob. Na akin sanang sasabihin iyon sa kanila, kaya lang naisip ko rin baka kanila lang akong pagtawanan. Kaya sa halip na ipagtapat ko yun sa kanila
ay nanahimik na lang ako. Kinahaponan, tulad nga ng ipinangako ni Krista, ay dumating ito. At medyo nagulat pa nga siya dahil nakanda na kami. Kung kaya, hindi na niya nakuha pang makaupo. Dahil niyaya na siya kaagad ni Arnel na magpunta na sa kanila. Nakita ko namang natuwa si Krista na para sa akin ay hindi iyon magandang sinyalis. At parang nawala na bigla yung paghanga ko sa kanya. Dahil na rin siguro sa mga nalaman kong ikinuwento ni Arnel. Nang nasa daan na kami papunta kanila Krista ay medyo nabigla ko. Dahil ang akala ko ay malapit lang sa kanila mula sa bahay nila Arnel. Pero ang layo pala. Kaya nang dumating kami sa bahay nila ay paggabi na. May dinaanan pa kami noong isang maliit na batis. Nang nasa loob na kami ng bakura nila ay may naamoy na kagad akong kakaiba. Malansa ang amoy na iyon. At sigurado akong napansin din iyon ng ibang mga kasama ko. Pero baliwala lamang iyon sa kanila. Nahalatang wala talaga mga alam pagdating sa mga ganong bagay. Ako kasi kahit paano ay may nalalaman tungkol sa mga aswang dahil na rin sa nanay at lola ko. Kaya hindi na rin ako nagtataka noon kung bakit hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ni Arnel. Pinaupo kami ni Krista sa isang mahabang upuang kahoy na naroon sa kanilang bakuran. At sinabing hintayin daw namin siya doon. Pumasok ito sa bahay at makaranang ilang sandali. Pagbalik nito ay may dala na siyang isang pitchel na tubig. Pagkatapos noon ay muli itong pumasok at paglabas ay may dala naman siyang isang pinggan na punong-puno ng inihaw na mais. Yung mga kasama namin ay dumampot na kaagad at kumain. Pero kami ni Arnel ay nagsabing busog pa. At kahit anong pilit sa amin ni Krista ay tumanggi talaga kami at nagdahilan. Nang magsisimula ng kumalat ang dilim ay narinig namin nagsalita si Krista na pumasok na raw kami sa loob at doon na lang magkwentuhan kung kaya nagsitayuan na kami. At nang saktong papasok na kami sa pinto ay bigla namang may lumipat na isang napakalaking paniki mula sa isang puno ng bulak na naroon malapit sa kanilang bahay. Ang lapad ng pakpak noon at ang laki talaga. Kaya mas lalo na akong kinabahan. Pero ang sabi ni Krista, kabog lang daw iyon. Iyon ang tawag sa kanila ng malaking paniki. At tinanong pa ni Krista si Arnel na parang pinapakumpirma sa kanya na totoo ang sinabi nito. Kaya sinabi naman niyang oo, kabog nga lang daw iyon. Pero ramdam kong iba rin ang pakiramdam ni Arnel. Nang nasa loob na kami ng bahay ay may biglang kumalabog ng malakas sa isang silid na naroon. Kung kaya napatingin pa nga kaming lahat doon. Sinabi naman ni Krista na huwag raw naming pansinin iyon at baka yung pusa lang daw nilang gala at pumasok na naman sa kanilang bintana. Na siyempre pa ay hindi ko iyon pinaniwalaan. Pagkaupo namin ay biglang naglabas ng kandila si Arnel na ikinagulat naming lahat. Napatanong pa nga ang iba naming kasama kung bakit siya magsisindi ng kandila gayong may ilaw naman. Nakasindi na kasi nung mga oras na iyon ang tatlong lampara na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng bahay. Paliwanag ni Krista sa amin ay hindi raw sila nakabitan ng kuryente dahil hindi pumayag ang kanyang mga magulang sa ibinibigay ng mga kondisyon upang makabitan.
bagay na alam kong isa na namang pagdadahilan. Naisip kong talagang gusto lang nilang manirahan sa isang madilim na lugar pagkat doon sila sanay. Nang sisindihan na ni Arnel yung kandila ay nagtaka talaga kami. Dahil kahit ilang ulit niya yung sindihan ay hindi talaga iyon sumisindi. At tinanong rin niya si Krista kung may salamin daw pa sila pagkat nais niyang tingnan yung pisking nasagi ng sanga nung naglalakad kami. Pero wala itong maibigay. Wala rin salaming nakakabi kahit sa panig ng dingding nila. Maya-maya pa ay tumayo na si Arnel at nagpaalam kay Krista. Sinabi rin niyang pakisabi nilang sa mga magulang niya na uwi na kami. Nakita kong parang nagulat naman si Krista. At tila ba biglang naguluhan? Na para ba niyang sinasabi sa sarili na paanong nalaman ni Arnel ang tungkol sa lihim nila? Nang biglang may sumili sa pinto ng isang silid. Isa iyong magandang babae na may mahabang buho. At sinabi kay Arnel na manatili pa kami ng ilang sandali. Pero sinabi ni Arnel na uuwi na kami. At nakita naming bigla itong nagalit na nagtayuan ang kanyang mga buho at pulang-pula ang mga mata. Sinabi nitong walang sino man sa amin ang maaaring lumabas. Biglang tinukot ni Arnel ang laman ng kanyang bulsa. May dala siyang bawang at sa kabila naman ay asin. Sinabi niya sa nanay ni Krista na uuwi kami kahit na anong mangyari. Na nagulat ako sa sinabing iyon ni Arnel pagkat ang akala ko talaga ay nakatatandang kapatid lamang iyon ni Krista. Pero nanay niya pala. Nilapitan naman ni Krista ang kanyang ina at pinakiusapan. Nahayaan na lang kami. Dagdag pa niya, walang dapat na mangyaring masama sa amin pagkat alam na ng mga magulang ni Arnel na sa kanila kami pumunta at ang anak niya ang kasama namin. Nag-alala naman ang nanay ni Krista at sinabing alam na raw kasi ni Arnel ang tungkol sa lihim nila kaya hindi niya ito mapapayagang makaalis. Nung puntong iyon ay bigla akong sumagot. Hindi ko rin alam kung bakit. At sinabi kong matagal nang alam ni Arnel ang tungkol sa kanila. Nagkatinginan naman ang mag-ina at parang hindi pa makapaniwala. At doon palang tila naunawaan ni Krista kung bakit natubili si Arnel na sumama sa kanya. Sinabi ni Arnel na matagal na niyang alam ang tungkol sa kanilang lihim. Pero ni isa ay wala siyang pinagsabihan. Kahit ang mga magulang niya at kapatid. Nung huli ay pinayagan din nila kaming makauwi ng matiwasay. Pero tandang-tanda ko noon na paglabas namin sa bahay nila Krista ay halos tumakbo na sila Nikki at Paul. Nanadulas pa nga ang mga ito doon sa batis. Kung kaya, basang-basa nang dumating sa bahay nila Arnel. Nangako naman si Arnel kay Krista at sa nanay nito na mananatiling lihim ang tungkol sa kanila at wala siyang pagsasabihan kahit kami ay nangako rin. At ngayon ko lang sisirain ang pangako kong iyon. Pero hindi ko naman ibinigay ang lugar at tunay nila mga pangalan. Kaya nananatiling malinis pa rin ang konsensya ko.